I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Mary Biblical Teach channel. Kumusta na po kayo sa araw na ito at nawa po ay sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos. For today's video guys, ang ibabahagi ko naman sa inyo ay panibagong tips na naman ang aking pong isishare. At may kinalaman po ito sa kung papaano at saan natin gagamitin ang mahahalagang oras na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin according to Bible. So kung ano po yung itinuturo ng Biblia, kung saan at paano gagamitin sa wasto or tama yung oras na ibinigay ng Diyos sa atin. Siyempre po guys, ang Diyos po ang lumikha ng ating mga oras, kaya mas alam ng Diyos kung paano at saan ito gagamitin sa wasto or tama ang napakahalagang oras na ito. Narinig na nga po natin sa kasabihan guys na ang oras ay ginto. Ang bawat segundo, ang bawat minuto nito ay napakahalaga sa buhay po natin. Ang oras, once na lumilipas na ito sa ating mga buhay guys, ay hindi na natin kaya at pwedeng ibalik pa. Ang lahat ng ating pong ginagawa sa araw-araw guys, kasi ang ating pagtulog sa gabi at pagising sa umaga ay palagi po yung nakadepende sa oras. Kaya kung napapansin niyo po guys, ay palagi tayong nakatingin sa oras anuman ang ating mga ginagawa. Kahit sa ating pagbibiyahe na nakaupo lamang tayo sa isang sasakyan, palagi tayong nakatingin sa oras, 'di ba? Kaya napakahalaga talaga ng oras sa ating pong mga buhay. Doon po umiikot ang ating bawat ginagawa sa araw-araw sa ating mga oras. Kaya nga ang mahahalagang oras natin guys ay matatawag din po natin na ito ay isang yaman na hindi basta-bastang lustayin na walang paghihinayang. At ang napakahalagang oras na ito guys ay isa sa napakahalagang yaman na pag-aari ng Diyos na kung saan ipinagkakatiwala or ipinamamahala lamang sa atin. Kaya bilang mga katiwala lamang ng Diyos sa napakahalagang oras na ito, kaya dapat lamang natin gamitin sa wasto at tamang paraan tulad ng kanyang itinuturo sa Biblia kung paano at saan natin gamitin sa wasto at tamang paraan ang mga mahahalagang oras na ito. Binigyan tayo ng Diyos guys ng 24 hours para gamitin sa wastong paraan. At isang araw ay haharap tayo sa Kanya at i-report natin sa Kanya ang lahat ng ating mga ginagawa at i-report natin sa harapan ng Diyos kung saan-saan at paano natin ginagamit sa wasto ang mga mahalagang oras na ipinagkakatiwala or ipinamamahala Niya sa atin. Nakakalungkot po isipin guys na may mga taong halos inuubos nila ang kanilang buong oras sa paglalaro lamang ng ML at ng iba pang mga alarong pang-online na pang-ubos oras talaga, na halos wala na silang oras para sa mas kapaki-pakinabang at sa para sa mas mahahalagang gawain. Ang iba naman po guys, nakakalungkot isipin ay halos inuubos na nila ang kanilang mga oras sa pangangapit bahay. Halos doon na sila tumitira sa kanilang kapit bahay at pagchismisan ang buhay ng iba. Sa halip na ang atupagin po nila ay ang mga sarili nilang mga bahay o mga gawaing pambahay, sarili nilang buhay at sarili nilang pamilya ang atupagin. Pero inuubos nila halos ang kanilang mga oras para atupagin at pagchismisan ang buhay ng iba. Diba? Nakakalungkot. Samantalang, ang iba naman po guys ay nakakalungkot isipin na halos nauubos na nila ang kanilang mga oras sa pagmumukmok sa isang tabi or sulok ng kanilang mga bahay at iniisip ang mga pangyayari sa buhay na puro kirot at sakit lamang ang naidudulot nito.
at iniisip pa rin nila yung mga taong nakasakit sa kanila at nanloko sa kanila. Oh, sinasayang no. lamang po nila ang kanilang mahalagang oras sa pag-iisip sa mga bagay na walang kwenta, sa mga pangyayari na walang kwenta sa kanilang mga buhay. Di ba dapat kung wala ng kwentang bagay, walang kwentang pangyayari dahil puro sakit at kirob lamang ang naidudulot nito sa kanilang mga buhay, hindi na nila dapat pagtutuunan ng oras para isipin pa ang mga walang kwentang pangyayari na yun sa buhay nila. Di ba? Kaya sobrang nakakapanghinayang kung pati yung mga pangit na pangyayari sa buhay po nila ay pinagbubuhusan pa rin nila ng oras sa pag-iisip habang sila ay nakamukmok sa isang tabi o sa isang sulok ng kanilang mga bahay. Samantalang ang ginagawa naman ng iba guys kung paano nila inuubos ang kanilang mga oras sa mga hindi kapakipakinabang na gawain or trabaho ay yung pag-uubos oras nila sa pagsusugal. Yung tipong tungit sa buong maghapon, pagbibinggo buong maghapon at iba pang klase ng sugal na talagang pampaubos oras na halos hindi na sila tumatayo doon sa kanilang kinauupuan. Halos hindi na sila tumatayo para umihi, para kumain dahil doon sa larong bingo at pagtutungit. Diba? Nakakalungkot po isipin yung mga ganun. Pag may makakakita po akong ganung tao na nasasayang lang yung napakahalagang oras na ibinigay ng Diyos sa kanila sa ganung-ganung mga gawain lamang, di ba? Kaya uulitin ko po guys, darating yung araw na haharap tayo sa Diyos at i-report natin lahat sa harapan ng Diyos yung ating mga ginagawa na pinagtutuunan po natin, pinagbubuhusan natin, binibigyan natin ng oras. So, lahat ng yan guys, lahat ng ginagawa natin na ginagamitan natin ng napakahalagang oras, i-re-report natin yan sa Diyos. Kung saan, paano natin ginagamit sa wasto or sa masamang paraan yung mga oras natin. Kaya tatandaan po natin po yan guys, darating yung araw na haharap tayo sa Diyos. Alam niyo po guys, may natutunan ako sa buhay ng mga mayayaman. Sila mayayaman na pero naghahabol sila ng oras. Wala silang segundo, walang minuto or oras na sinasayang sa kanilang mga buhay. Dahil para sa kanila ang oras ay napakahalaga. Mahalaga ito sa buhay nila at mahalaga ito para sa kanilang mga negosyo. Kaya wala silang ni minuto na sinasayang sa buhay po nila. Sila pa yung mga gumigising ng maaga at huling-huling matulog sa gabi. Yung mga mayayaman, ganyan po sila. Pero nakakalungkot po isipin guys, kung sino pa yung mas maraming mahihirap, sila pa yung mga nag-aaksaya, mga nagsasayang ng oras. At ginagamit lamang po nila yung kanilang mga oras sa mga walang kwentang mga gawain. Ang mga mahihirap pa lalo ang gumigising ng tanghali at maagang natulog sa gabi. May mga napapansin po ba kayo na ganun po yung takbo ng kanilang mga buhay? Sila na nga yung mahihirap, sila na nga yung dapat na talagang kailangan na magkumayod at magtrabaho ng husto, di ba? Sila pa yung mga nagsasayang talaga ng oras sa pagsusugal, di ba? Sa pagsasayang sa mga wala namang kapaki-pakinabang na gawain ang pinag-aaksayahan po nila ng napakahalagang oras. Kaya ang Biblia po guys ay nagtuturo po sa atin kung paano natin gamitin sa wasto o tama ang ating mga mahalagang oras na ipinagkakatiwala lamang ng Diyos sa atin. Kaya nga po guys, ito po yung aking i-share sa inyo kung saan, paano natin gamitin sa wasto o tama yung oras na tinuturo po ng Biblia. Sisimulan na po natin guys yung unang step na
dapat nating gawin kung paano natin gamitin sa wasto or tama yung mahalagang oras na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. So, yung unang-unang step, guys, ay itanim natin sa ating mga isip or itanim sa isip na maikli lamang ang oras or panahon ng ating buhay dito sa mundo. Na mababasa po natin sa Awit 90 verse 12. At ganito po ang sabi, yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. So, in short guys, kapag itinatanim po natin sa ating mga isip, sa ating mga utak, na maiksi lang yung ating oras, maiksi lang yung ating panahon, maiksi lang yung ating buhay dito sa mundong ito, ay talagang nagiging wais tayo sa paggamit ng ating mga oras. Nagiging matalino tayo sa paggamit ng oras habang iniisip natin sa ating mga sarili na maiksi lamang yung buhay natin dito sa mundo. Maiksi lamang yung ating mga oras or panahon na ibinigay ng Diyos dito sa mundo. So ganyan po kasi guys, ang isang taong may taning na ang buhay. Kunyari, isa o dalawang buwan na lamang siyang mabubuhay dito sa mundo. So gagawin na po ng lahat. Gagawin na po niya lahat ng mahalagang bagay na dapat niyang gawin, isa o dalawang buwan na yun, para magawa po niya ang lahat-lahat ng kanyang pwedeng gawin bago man lamang siya mamatay. Gagawin niya na lahat ang mga mahalagang bagay para sa kanyang pamilya na hindi niya nagawa dati, para sa kanilang mga kamag-anak na hindi niya nagawa dati. So, maiisip niya na lahat ng mahalagang bagay na pwede niyang gawin bago man lamang siyang mamatay. Ganyan po guys, ang mga taong may mga taning na ang buhay. Alam nila sa kanilang sarili na may mga taning na ang kanilang mga buhay. So yun nga po, kung halimbawa po ay isa hanggang dalawang buwan na lamang silang mabubuhay dito sa mundo. So gagawin na po nila ang lahat ng kanilang magagawa na mabuti. So ganyan po guys, kapag iniisip natin kasi na ang mabibilang na lamang yung buhay natin dito sa mundong ito. Kaya nga, sabi dito, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. So yan yung unang-unang step na dapat nating gawin guys para mas magamit talaga natin sa wasto or tama yung ating mga mahalagang oras, yung iisipin natin, yung itatatak talaga natin sa ating mga isip na oh, napakaisilang ng buhay natin dito sa mundo. Oh, napakaisilang ng aking buhay dito sa mundo. Kaya gagawin ko na ang lahat ng mabubuting bagay na dapat kong gawin. Wala akong dapat sasayangin na oras kasi maiksi na lang. Diba? So, ganyan po. Nagsusumikap pong makagawa ng mabuti para sa pamilya, para sa mga taong malapit sa kanya, sa mga mahal niya sa buhay. Iniisip na po nila ang lahat ng kanilang gustong gawin, mabuting gawin, bago man lamang sila mamatay. Totoo po yun guys, talagang napakaisi lamang ng ating oras or panahon ng ating buhay dito sa mundo. Mabuhay man tayo ng 85 to 100 years old, oo, sa paningin natin, long life na yung 85 to 100 years old. Pero guys, sa Diyos, sa paningin ng Diyos, napakaiksi lamang guys yung 85 to 100 years old. Dahil sa Diyos guys, sabi sa Biblia, sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8, babasahin ko po yan sa inyo mamaya. Ang sabi doon na ang isang libo sa atin, isang araw lamang sa Diyos. Kaya yung 85 years old natin, 85 days lang yan sa Diyos. Yung 100 years old natin ay 100 days lang yan sa Panginoon. So, papatunayan ko po yan sa inyo guys dito sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8. Ganito po ang sabi, ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. So, yung 1,000 taon sa atin, nabilang natin, ay 1 araw lamang po yan
sa Diyos. Kaya sa paningin ng Diyos, ang buhay po natin dito sa mundong ito ay sobrang napakaiksi lamang. Yung 85 days, 100 days, napakaiksi lamang po niyan, guys. Kaya nga, sabi po doon sa aking binasa kanina, sa Awit 90 verse 12, na napakaikli lamang ng buhay, kaya dapat natin itanim sa ating mga isip upang tayo ay dumunong. Na ibig lamang sabihin po nito, guys, ay magiging wise tayo gamitin yung ating mga oras, yung ating mga buhay, maging wise tayo sa paggamit nito. At bilang wise na tao ay gagamitin na po yung ating mga oras, gagamitin na po natin yung ating buhay sa wasto o tamang paraan, di ba? Wala ka na ditong oras para gumawa ng kalokohan, di ba? Kapag iniisip po natin na napakaiksi lamang ang buhay natin. So iniisipin kasi natin na wala na akong dapat na sasayangin na panahon. Wala na akong dapat na sasayanging oras sa aking buhay. Gusto ko bago man lamang ako mamatay, bago man lamang kunin ni Lord ang aking buhay, mas marami akong mabubuting bagay na nagawa kaysa masasama, di ba? Or kaya naman ay iniisip natin dito ngayon, magbabawi tayo sa ating mga kakulangan sa Diyos, magbabawi tayo sa mga kakulangan natin sa ating mga pamilya, mga kamag-anak, magbabawi tayo ngayon. Yung mga hindi natin nagawa dati sa Diyos, yung hindi natin nagawa dati sa ating mga pamilya, gagawin na po natin ngayon yan. Dahil nga, iniisip natin na napakaiksi na lang, nabibilang na lang yung ating buhay dito sa mundo. Yes. So ganyan po, guys, mag-isip ang mga wais, yung mga matalinong tao. Walang sinasayang na oras, walang sinasayang na panahon sa kanilang mga buhay. Kaya yung uulitin ko po, guys, yung unang step natin, unang part ng ating pong topic na pinag-uusapan dito tungkol sa kahalagahan ng oras ay itanim sa ating mga isip na maikli lamang ang ating buhay dito sa mundo.